Ngayon, bakit ba gustong gusto patalsikin ng mga Duterte at gusto nila na makapresto na kagad itong Vice President na si Sara Duterte? Diyan yung sinasabi nilang prayer rally, yung maisog rally, iisa lang naman ang punot dulo ng mga yan. Ang pabagsakin, ang pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Isang mapagpalang araw, mga kaibigan, mga kababayan. First of all, meron tayong nabasa dito sa Philippine Star na kung saan ang ating nabasa po. Sa Philippine Star, ha, hindi po ito isang fake news, hindi ito gawa-gawa na para bang content lamang. Pero gusto kong reaksyonan itong nabasa ko sa Philippine Star, na kung saan yung nabasa ko po, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga Duterte loyalista at ang ating Vice President Sara Duterte Carpio at ang ating mga ika nga eh, yung mga gustong mangagaw dyan sa island Spratly, na kung saan po sangkot sila ngayon, sila po ay nangunguna para patalsikin ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Unang-una, bakit gusto nila at bakit nagkakaisa-isa ang mga ito para pagsamasamahin? Mga kababayan, tayo ay Pilipino. Ang kung ano man ang problema sa ating bansa, dapat Pilipino lang din ang magsusolusyon, hindi kung sino-sinong mga Poncio Pilato. Ngayon, bakit ba gustong gusto patalsikin ng mga Duterte at gusto nilang na makapwesto na kaagad itong Vice President na si Sara Duterte? Papaano po kasi, mga kababayan? Simple lamang, hindi na kasi nila magawa yung mga gusto nilang gawin at atat sila na makapwesto kaagad si Vice President Sara. Pero ako'y naniniwala, mga kababayan, hindi po magtatagumpayan. Simple lamang, kasi po ang Simbahang Katoliko nakasuporta sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Pangalawa, ang sinasabing mga dilawan, mga sinasabing partido ng Liberal Party ay nakasuporta rin po sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. At higit sa lahat, yung sinasabi nilang makabayan black, eh mga nakasuporta rin ho yan. Nakikita nyo naman po, almost ang mga makabayan black, tahimik sila, hindi sila nag-iingay sa Marcos administration. May mga pangilan nila na kumukontra na mga sinasabing kapartido nila, pero iilan group lang yun. At walang power or walang boses. Kaya mga kaibigan, huwag po tayo nagpapadala sa mga invitation ng mga grupo-grupo sa panahon ngayon at kayo po ay baka magamit lamang. Kita nyo po mga kaibigan yung sinasabi nilang prayer rally, yung maisog rally, iisa lang naman ang punot dulo ng mga yan. Ang pabagsakin, ang pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Kaya po sila gustong magkaroon ng mga prayer rally. Ano bang prayer rally yung pinananawagan nila? Ano bang maririnig doon sa mga sinasabi nilang prayer rally? Eh pangririnig lang naman po natin doon. Salitang putang ina, tarantado, gunggong, gago, ulol, yan ang sinasabi nila na panawagan na prayer rally sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte na wala naman ipinaglalaban. Kasi po mga kaibigan, sa totoo lamang, takot na takot si dating Pangulong Duterte na mapa-aresto ng ICC. Kaya, ayan, nananawagan ng kung ano-ano. Kita nyo na lang mga kabibigyan, ha, nung nang time na gustong na naglabas ang Warad Obares, ang Pasig or ang Quezon City Trial Court labang kay Pastor Apollo Quiboloy, ano bang sinasabi nung dating presidential spokesperson na kumandidato ring senador na natalo? Ano po bang sinabi niya? Itong sa katauhan ni dating presidential security, dating spokesperson, Harry Roque, mag people power na daw. Kundi man mga gunggong, di halatang halata na yun ang gusto talaga nilang mangyari. Pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Marcos gamit ang
mga prayer rally ko, no? Kaya mga kaibigan, huwag po tayong nagpapauto, huwag po tayong nagpapakaulol. Now, basahin nyo po ang Philippine Star na lumabas, na kung saan ang artikulo pong ito e-report po yan ng Philippine National Police, report po yan ng mga intelligence operatiba ng ating bansa. Kaya ano pa po, huwag po tayo magpadala, mga kababayan, ha? Suportahan po natin ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Mabuhay ang Pilipinas, mahal tayo ng ating Pangulo.